Hi guys! Welcome back to my channel. So, kamusta kayong lahat? Hope you are all doing good today guys. Sana nasa mabuti kayong kalagayan sa mga kaibigan ko dyan na sa mga kaibigan natin na nanonood nito naway nasa mabuti kayong pangangatawan mga langga. So, for today's video guys, I just want to share you guys about my sentiments about my hinanaing sa ating gobyerno na about this school assistance, no? School assistance na binigay ng ating gobyerno by the DSWD. So, alam naman natin na may mga qualified applicants, guys, kung sino ang maka-avail ng school assistance ng ating mga anak. So, one is anak ng OFW. So, by the way, may anak ako, guys, na magka-college. So, nag-apply kami. I told my son to join, to apply online registration para makapasok, maka-avail kami sa kanilang cash assistance, no? Kung college ka, guys, 4,000. Senior high, 3,000. High school, 2,000. And elementary is 1,000. So, magka-college ng anak ko, guys. So, ako sa anak ko, nak, mag-join ka, mag-register ka. Saka, nag-ano man ang anak ko, no, nag-pa-register, guys. Matagal. Matagal siya. Matagal ang kanyang paghihintay ng reply ng DSWD. So, sabi ko, keep on applying kasi traffic ang kalawakan, traffic ang ang kanilang system siguro kasi libo-libo ang naga apply for online registration. So one time ang anak ko last week guys nagsabi sa akin nga nakatanggap siya ng schedule. So may schedule ang anak ko para sa payout. So, nagbigay agad ako ng aking mga requirements, ng aking proof. As an OFW, nagpasa ako sa kanya ng aking ID, ng aking passport, saka yun, para makapasok kami sa kanilang requirements. So, kahapon, Saturday, was my son's schedule sa kanilang payout center. By the way, ang aming area, ang aming location is Bacolod City. So, nagpunta ang anak ko doon sa kanilang payout center ng DSWD. Saka, nang doon na siya, gi-check ang kanyang, ano guys, so anak ng OFW, but unfortunately, declined. Yes, na-declined ang anak ko guys sa kanyang application. So, wali. So, sinabi niya sa akin na hindi siya naka-avail kasi ang sabi daw doon is para lang sa repatriated or distressed OFW. So, anong nakakasama lang kasi guys? Nakakasama lang kasi ng loob. Dahil from the start sa ang kanilang programa ay malinaw pa sa sikat ng araw na qualified applicants anak ng OFW, no ifs no buts, yan ang sabi ni Secretary Erwin Tolfo, saka nakasulat din yon, wala man sa ilalim yan na only repatriated OFW ang maka-avail, ang kanilang anak maka-avail. So, pangkalahatan yun eh. So, why is it na so, one thing more na nakaka-dismaya ito ang kanilang programa, guys. It's because na I've known from a friend of mine here, may anak din siya doon sa kanilang probinsya, doon ng kanilang probinsya sa Jensan. So, nag-apply din sila guys for school assistance. And yes, like me, anak ng OFW. And luckily, they got money
na nakaano sila guys, naka-avail ang kanyang anak na wala ng itcheche boreche doon ang kanilang DSWD. So bakit sa amin sa Bacolod meron pang additional na requirements, additional na sinasabi na for distress only. So yan ang nakakaano guys, kasi ang DSWD ay hindi ay unfair. Unfair kayo kasi bakit sa ibang probinsya ay wala nang problema, wala mang ano, basta anak ng OFW pasok, bigay. But in our case, rejected kami guys. My son was rejected. Na knowing sa kanilang programa guys, walang ano kasi sabi ni Secretary Tolfo, basta anak ng OFW pasok. So bakit ganun kayo? So yan ang sinasama ng aking loob guys. So ganito gi-voice out ko guys, kasi napaka unfair ng programa nila, no, na we deserve OFW dito sa Middle East guys, no, lahat dito ng mga ano guys, lahat ng nasa qualified applicants, single parent, solo parent or breadwinner, nasa hanay na yan ng OFW. So sana binigyan nyo man lang na consideration na wala ng mga ifs and buts, no, kasi yun man ang sa umpisa at saka sa kanilang qualified applicants ang nakasaad. So sana wala na revise pa na kailangan ay distress, no, kasi hindi man yun ang sinabi ni Secretary Tolfo. So nakakasama lang kasi ng loob, no, kasi we are expecting as parents na sana, no, malaking tulong na yan sa akin, especially sa akin guys, no, kasi college na yung anak ko. So 4,000 is malaking bagay na sana sa akin na maka-help sa pangailangan ng aking anak. So ang kanilang programa na ito is for me is palpak, no, sana hindi kayo nag additional pa, no, kasi ando na kami we are scheduled to get on that day, no, yesterday guys, scheduled na kami guys, may schedule na kami, bibigyan na, no, kaya ando na kami sa payout center. So but unfortunately my son was declined. Nako, nakakawalang gana, nakakasama talaga ng loob. So na at saka yun sa iba probinsya ay bakit wala nang kuskus balongos, no, bigay agad anak ng OFW, bigay agad. But how come sa amin doon sa Bacolod ay meron pang additional na mga ganito ganyan, distress lang na dapat, no, we also deserve guys, no, kahit ano pa nga ano guys, no, kasi malaki ang ambag ng OFW sa ating bansa, malaki ang binabayaran namin ng pag-renew ng aming OWA membership. So sana naisip nyo yan na bigyan na lang ng consideration na wala ng mga ganito repatriated or distress, no, kahit active kami guys, but still we deserve, no, malaking tulong na yan sa amin. At saka it's a big it's our happiness, no, kasi ma-feel namin na ang gobyerno pala natin ay nag-care din, no, nagbigay ng konting ayuda para sa aming mga anak. So happy sana ang Iloy mga langga. So but it turned out negative for us, no, for me and to my son. So ito ang aking hinalain guys, no, sana, no, wala nang ano, sana hindi na ni ginlibag-libaga, no, wala na gin-revise na kailangan, ano lang kailangan repatriate, because we deserve guys, we deserve, no. At saka hindi, alam niyo naman na dito sa Middle East ya, hindi kalakihan ang sahod ng ang mga kasambahay. So sana na ano man niya ng gobyerno natin, ng taga DSWD, na i-consider na lang guys, no, wala nang mga ganito, wala nang
kailangan repatriate lang or ano, kasi pangkalahatan, ipangkalahatan ang sabi ni Secretary Tolfo. At ang sabi niya, lahat ng makabaton, lahat ng makareceive ng mga schedule ay bibigyan. Dahil bastante ang pundo, lahat ay maka-avail. So, ay nako. So, ito ang aking hinanaing mga langga. So, I hope na mapansin din ang kinaukulan, ang aking simpleng ano guys, but it's really up disappointing guys, na dismayado ako na decline yung anak ko sa kanyang payout na sana kahapon. So, yun. But sa ibang probinsya ay wala pala, no? Okay, ang kanilang DSWD doon, na kahit anak na OFW, pakita ang proof, bigay agad. But sa amin doon sa Bacolod, ay na-decline kami kasi dapat distress lang or repatriated OFW. That is quite unfair. Unfair talaga, guys, kasi we also deserve. So, ganito. Ito ang aking video for today, guys. So, thank you so much for watching. Sana maka-ano din yan, no, na pansin din ng iba, no, ang aking hinanaing na sana makahabol pa din, mabigyan din kami ng kahit kunting paayuda kasi kami ay nangangailangan din. At saka, it's a joy for us, OFW, na mabigyan ng kunting paayuda ang aming anak. So, dito na lang guys matatapos guys. Thank you so much for watching. Bye. Please don't skip my ads.